So ayan mga boss yung motor ko. Pakita ko muna sa inyo. Lagyan natin ng ano, background music. Tunun, tununun, tun, tununun, tun, tun, tunun, tun. Shout out, trupa! Tun, tun. What's up mga boss? Teka lang, tubig. Tandaan muna tayo sa tubig at kalilinis lang natin. Yan, what's up mga boss? Good day sa inyo. Motoflex nga pala. So kung bago lang kayo dito sa channel ko, i-hit nyo muna yung subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong video. So yan mga boss, galing ako ng comic shop, nag-upload tayo ng video, so may bagong upload na tayo. So pinapanood nyo to, malamang sa malamang, napanood nyo na din yan. So yan, bag-lag na ulit tayo mga boss, finally, sa sobrang tagal. So yun na nga, today, gagawa ulit tayo ng content. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-upgrade ko dito sa motor ko. So, sobrang dami nang nabago dito sa motor ko since nung last upload ko. Halos ilang months din siyang natenga sa bahay, hindi nagagamit, nasira ang makina. Tapos yung mga piyesang nakakabit sa kanya, naibenta ko lahat dahil nga yun, kailangan ng pera. So, ayun, medyo nakabawi-bawi naman tayo, medyo sinwerte. Kaya eto, napaganda ko yung motor ko kahit papano. Hindi naman sobrang ganda, pero okay naman na itsura niya ngayon. Kumbaga, presentable na. So, lahat ng bagong piyasa na nakakabit dito sa motor ko, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga in-upgrade natin. So, yun. Hanap lang tayo ng spots mga boss. Pagpunta tayo dun sa lagi nating pinatambayan. So, sana lang walang bantay na guard para makapasok tayo. Kasi naglagay na ng bantay ngayon dun kasi subdivision yun. Madami kasing masyadong tumatambay. So, maingay. Kaya nilagyan nila ng guard. Pero sana ngayon walang guard mga boss, para makagawa tayo ng content. So yun, mga walang guard, makakapasok ata tayo. So dito yan mga boss, sa phase 2 dito sa Kabanatuan. Yan. So yun, walang guard mga boss. So success. Kaya makagawa tayo ng video ngayon. Papakita ko sa inyo lahat kung ano-ano yung mga nabago. Yan. Tapos yung mga presyo, baka di ko nasabihin. So comment na lang kayo sa baba, tapos replyan ko din kayo para alam nyo, para hindi masyadong humaba itong video na ito. So yun, bago tayo doon makarating, gusto ko munang pasalamatan yung mga taong sumuporta pa rin sa akin, sa inyo mga boss ko, kahit di na ako nakakapag-upload. Nung simula nung time na di ako nag-upload, ang subscriber ko lang nun mga boss, nasa 27,000 subscriber ata. So ngayon, kahit di ako nag-upload, tumataas pa rin yung subscriber ko, naging 30,700 yun. 30,700 na yung subscriber ko. So maraming salamat sa suporta mga boss ko. Thank you very much sa mga nag-comment na magagandang comment, sa mga nagbo-boost ng confidence ko na mag-upload ulit, gumawa pa ng mga video. Maraming salamat sa inyo. Sobrang laking tulong ng mga boss yung pagko-comment nyo na magaganda. Sobrang na-miss ko dito mga boss. Ngayon na lang ulit ako nakapunta. So dito tayo sa may Acacia, yung lagi natin pinapestuhan. Sobrang tataas na ng talahip, may dampa kaya dito. Tingnan natin, sana may dampa. So yun na nga, wala na ang daan. So medyo alanganin. Ngayon sa kabila tayo dumaan. Testing tayo mga boss magtawili. Ayun eh, kala ko saray eh. Taas mga boss, butang ina, wakakat. Nakakatakot. Di pa ako sa limit na wheelie, di ko pa kaya, kaya hanggang ganun lang. Angat na sa arangkada. Ewa ko, kita sa video, pero umangat na taas. So, papracticing natin yun, masarap kasi magpa-wheelie mga boss.
Kailangan pag nag-practice tayo sa mga walang tao, ako po may aso. Ayun na, sinasabi ko. Bad trip naman, dito tayo pupunta, may aso. Pero try pa rin natin lumiko. Ah, babalik na yan. Safe tayo sa aso. Doon. Talilim. So ayan, dito na tayo mga boss. So ayan mga boss, what's up sa inyo? So nandito na tayo. Ayan na yung motor natin. So yun, pakita ko sa inyo kung ano yung mga in-upgrade ko dito sa motor ko ngayong 2021. So kabubuo ko lang din ata siguro mga ano pa lang 2 weeks, 3 weeks, ganun pa lang simula nung nabuo ko siya ulit. So ito muna yung itsura niya mga boss nung natenga siya sa bahay, yung hindi na nagagamit. So ayan, lagay ko sa screen para makita nyo. So ayan yung itsura niya mga boss. So talagang pangit. Ultimo yung makina, pati yung panlabas, pangit talaga. Tapos yung makina ko, natuyan ng langis kasi hindi ko na naasikaso talaga. 4 na buwan ko atang ginagamit, tapos hindi ko na change oil, na tune-up. So yun, natuyan. Kaya malaki yung ginastos ko sa makina. Pag talaga natuyan kayo ng langis, tapos naka-open na, naka-open kayo, naka 59 kayo, malaki talaga uubusin nyo na ano, gastos. So yun, pakita ko muna sa inyo itong motor. Ikot ko muna, bigyan ko kayo ng B-roll para makita nyo yung motor ko. Tapos isa-isahin natin yung mga piyasang kinabit ko. So ayan mga boss yung motor ko. Pakita ko muna sa inyo. Lagyan natin ng ano, background music. Tunun, tunununun, tun, tunununun, tun, tun, tunun, tun. Shout out trupa. Tun, tun, tunununun, tun, tunununun, tun, tun, tunun, tun. So ayan, yan mga boss. Ayan yung motor natin ngayon. So, simulan muna natin sa makina. So, ito na yung makina ko ngayon. Wala naman na bago sa set ko. Ang set ko pa rin, 59 stock head. So, dati, ang block ko is MP. So, nagpalit ako ngayon ng option 1, which is mas maganda dun sa MP. Mas, mas maganda yung quality. Naka 59 ako na block, option 1. Tapos, naka-carb ako na Kehin. Yan, carb natin Kehin. Ano lang yan, class A lang. Pero yung laman loob niyan original, pero hindi pa rin siya maganda yung performance, kaya magpapalit pa rin ako ng orig na Thailand. So bibili ako sa susunod. Tapos naka-port yung head natin. Naka-cams tayo ng 6.8. Nakalimutan ko yung tatak ng cams ko. Dito lang ano yan, regrind. Dito lang sa amin yung binili, may tatak yan eh. Tapos valve spring na Sun Racing 5 turn. Tapos the rest stock na. Rubber arm, valve, stock na lahat, naka-port lang. So yun, yun lang yung set ko mga boss. Tapos sa panggilid naman, wala naman na bago, na JBT pulley set tayo, Sun Bell, Sun Racing na bell, tapos clutch spring 1.5, center spring 1k rpm. Tapos yun, bola, straight 9. Yun lang yung set ko sa panggilid. Hindi pa din kumpleto yung set ko sa panggilid. So kukumpletohin pa natin yun mga boss. So yun yung set ko sa makina saka sa panggilid. So dito naman tayo sa labas. So eto muna yung helmet ko. Yan, bago din yung helmet natin na yan mga boss. Evo GT Pro. Yan, version 2 ata ito eh, ng ano, Renegade. Parang ganun, di ko lang alam. So eto, niregalo sa akin ng pinsan kong nasa ano ba yun, Spain. Yan, kaya Ate Honey Mika Ligisaka, shoutout sa'yo Ate Mika. Salamat sa regalo mo sa akin na napaka-poging helmet. And syempre, itong GoPro Hero 4 natin na camera, nakabili na tayo. Yan, nabili ko ito sa Shopee ng 5,000. Siguro mga naka ano ko, kulang 6K set, pati yung ano, external mic. So kung gusto nyong mag-vlog, moto-vlog, kung gusto nyong bumili ng camera, pang-vlog, at gusto nyo ng GoPro Hero 4 Silver, comment kayo sa baba, sasend ko sa inyo yung link na pinagbilan ko sa Shopee. Super legit nun mga boss nung pinagbilan ko. Second hand lang siya pero maganda pa naman yung condition. So yun, dito tayo sa panlabas. Siyempre, side mirror. Yan,
Hindi to orig na 5BB. HMA lang to na 5BB. Pero maganda yung ano niya, quality ng side mirror na yan. Yan. Shopee lang yan galing. Tapos, Koso. Koso gauge yan. Imitation lang yan, pero maganda naman. Yan. May ginawa ako dyan, mga boss. Para pag trick yung araw, makikita nyo yung number. Kasi pag bumili kayo na to, yung stock, hindi kita. So yun, may ginawa ako, may tinanggal akong sticker, tapos pinalitan ko. So yun, basta madaming gumawa ng video na yun. So yun, hanapin nyo na lang. Tapos, handle grip, racing boy, ayan. Palitan na din natin. Tapos, lever na 5BB. Yan, galing pang same lang, di ko pa napapalitan. Tapos, sa kaha, mga boss. Ayan yung kaha natin. Brand new ko binili. Miu 1 na gray, glossy gray. Ayan. Tapos, pinalitan ko siya ng decals na JRP na blue. So, ang bili ko dito sa decals na to, 350 ata. Nasa ganun lang, mura lang. So, pinalitan ko din yung decals. Tapos, dito tayo sa part na to. Ayan. Naka Brembo caliper na tayo, mga boss. Tapos, naka lighten disc. Tapos, eto yung hose natin. Pinalitan na din natin. Ayan, na mas magandang hose. Tapos meron tayong clamp dito, yan. Yan, clamp. Diba? Para may maganda yung bracket na itong hose natin. Tapos, eto, bangka araro na blue. Brand nyo ko din binili yan, kasabay ng pagbili ko dito sa kaha. Tapos, etong dibdib, kasabay din to. Dibdib. Itong footboard, nauna ko siyang binili, pero brand nyo din to, mga boss. Taka itong U-box, brand nyo din yan. Tapos, etong fender, rear fender, brand new din. Tapos, tail light, yan, brand new din. Then, etong upuan. Bumili ko ng upuan na M-Power ng Tatak kasi maganda yung tabas niya. Tapos, bumili ko ng seat cover na Itiriti, na original Thailand. Yan. May etiketa pa yan, mga boss. Original. So, pinalitan ko lang yung cover niya para maganda tingnan. Saka yung tabas niya maganda. Maganda kasi yung tabas ng M-Power. Kaya yun yung binili kong upuan. Tapos, pinalitan ko na lang ng cover. So, yun. Ganun ginawa ko. Saka ito pala, mga boss. Nakaano pala tayo. Tawag dito. Nakauma tayo na ignition coil. Tapos, yung ano natin, spark plug, uma din. Tapos, etong kwako natin, Koso. Yan. Ito, mahal to. Yung tatlo na yan, sabay-sabay kong binili. Yung uma na coil, tapos uma na spark plug, saka itong Koso na ako. Tapos nakasamko tayo na eto, hindi ko lang tawag dito eh, kulay gold. Tapos, eto, same lang to ng Samco na hose. Samco ba? Yun, Samco na hose. Pero ang tatang lang niya, Drag King and King nakalagay. So yun, ano pa ba? So yun, bangka araro. Sabi ko na lahat. Ano pa ba yung in-upgrade natin sa motor ko? Tapos eto, siyempre, na salty crankcase tayo, na carbon lodi tayo, na top cover. Ayan. Ito, second hand lang to, mga boss. Kaya ganyan yung itsura niya. Pero presentable pa rin naman. Tapos, naka-racing boy tayo na shock. Brand nyo ko din binili yan. 310mm ata to. Saktong-sakto lang yung taas niya. So, mura lang tong shock na to. 1-1 ata. Yan, racing boy. Maganda naman yan. Masarap, ayos naman yung bounce nung ano niya. Nung basta yun, maganda siya maglaro. Maganda maglaro yung shock na yan. Then next, etong racing boy na mags, mga boss. Yan, brand new ko din to binili. 4-1 sa HN. HN, Nueva Ecija. Doon ako nakabili. Dito sa kabanatuan, mahirap makahanap ng ganito. Hindi kami makakita. So, ayan siya. Racing boy na mags RB8 na blue. Sobrang tagal ko ng pangarap ng mags na ito. Nakabili din ako. Tapos, ang gulong natin, syempre, maganda yung mags natin. Kaya kailangan, maganda din yung gulong. B-rubber, yan. Naka-B-rubber tayo na tubeless. So, itong B-rubber na ito, tubeless yan, mga boss. Maganda performance. Nung last vlog ko, yung nag-ride kami, na-testing ko na siya. So, makapit siya, maganda. Sobrang solid ng gulong na ito. I-recommend ko to sa inyo, mga boss. So, ito, hindi ko na nilagay ng tire sealant to, mga boss. Kasi pag nilagay nyo siya ng tire sealant, yung gulong nyo, bubulukin lang niya sa itong mags nyo, yung loob, sisirain ng tire sealant. Kaya mas advisable, huwag na kayong maglagay ng tire sealant. Lagan nyo lang ng pito, tas yun, hanginan nyo na, rekta na. Wala namang kaso doon, tubeless naman yan. Lagi na lang ako nagdadala ng repair kit. Mamaya, papakita ko sa inyo yung repair kit.
para pag nipa-flat kayo, meron akong dala nandun sa compartment. So, yan. Tapos, ito yung sarap. Ang size pala ng gulong natin, mga boss. Ano ba itong nasa likod? Yan, 9080. So, hindi naman siya tumatama dito sa shock. Kaya, ano, malayo naman. Kaya, okay lang. 9080. Tapos, itong sarap. Yan. Fresh na fresh pa yung mags natin, mga boss. Yan. B-rubber din yung gulong. Ang size na to is 8080. Ayun. 8080 to, mga boss. Yan. 8080. So, yun. Ayun yung mga napalitan ko sa kanya. Tapos, 100% gold bodge. Hindi naman 100. Siguro mga nasa 95. Gano'n, 95%. Ayan. Yung sa may brake niya, gold na yan. Yung mga yan, gold. Pati nandito sa loob, gold yan. Gold. Ehe, gold. Yan, mga gold na yan. Tapos, dito sa makina, may mga gold. Footboard, body bolts. Kumpleto na yan, ang mga gold. Yan, tapos meron tayong ganito, yung pang Thailand. Yan. Tapos, Thailand sticker. Bumili din ako sa Shopee. Yan. Yan, mga gold. Yan, mga gold. Ito pa pala, mga boss. Nakalimutan ko. Itong JBT na power pipe. Pang 160cc talaga to, mga boss. 130cc lang yung motor ko. Pero okay naman, wala namang kaso. Hindi ko naman kailangan ng matulin na matulin ng motor. Pag kasi naka 160cc ka na pipe, tapos 130cc lang yung motor mo, hindi mananakbo ng maganda yung motor mo. Kumbaga, ano siya? Sungaw ba? May tawag din eh. Nakalimutan ko kasi. So, yun. Okay lang naman. Hindi naman sa akin big deal yun. Kahit di siya manakbo ng ganong kaganda. So yun, eto nabili ko lang to second hand. Pero nung nabili ko to, makinis to. Hindi ko lang malaman sa bahay. Nakaparada lang yung motor ko. May mga gasgas na siya. Ngayon ko lang to nakita, mga boss. Yung gasgas na to sa heat guard. Diyos ko. Ang dami kasing bata sa bahay. Siguro ganun din kayo, mga boss. Malawang. Magugulat na lang kayo. May gasgas yung motor nyo. Maiinis na lang kayo. Wala kayong magagawa. Hindi nyo naman alam kung sino yung naggasgas. So, tanggapin na lang natin. So, yan, gasgas. So, yan, mga gold na din yan. Yung sa may ilagay ng langis. Bracket. Dito sa may ano, gold. Ang naiwan na lang dyan is itong center stand. Center stand. The rest, gold na yan. Tapos, ito, gold na din to. Yung ating brake arm set. Yan, set yan, mga boss. Spring, tas itong lock, tas saka itong mismong arm niya. Tapos dito sa may ano, gold, tas kickstart gold, tapos side stand gold. So yun. Yun, lahat ang nabago ko dito sa motor ko. Yan, mga naka-gold na din. So dito tayo sa compartment, mga boss. So yun, dito sa compartment. Yan, mga naka-gold na din. Wala pa tayong grab bar. Pero bibili din tayo nun. So, ito pala. Kung makikita nyo dito, wala tayong nakalagay dito na ano, na wire. So, ang tawag doon, wire tacking. Naka-wire tacking kasi tayo, mga boss. So, ito yung wire niya. Yan, nasa loob. Yan, ito yung mga wire niya, mga boss. Yan. Kasi ito, kinapit ko lang dito. Naka-cable tie. Binutas ko doon. Yan, para hindi siya pangiting na dito, hindi makalat. Tapos ito pala yung ano, mga boss. Yan, yung repair kit na sinasabi ko. Pag nabutas, ibabaon nyo lang to sa loob. Tapos maiiwan to. Para hindi sumingaw yung hangin. So, yun. Yan. So, yun lang. So, yun. Mayun lang naman, mga boss, yung na-upgrade dito sa motor ko ngayong 2021. So, malaki na din ang inubos ko dyan. Side na din sa bisa. Pero worth it naman. Masaya naman ako kasi hilig ko yan. Hindi ko naman napapabayaan yung ibang pangangailangan namin kahit gumagastos ako sa motor ko. So, yun. Finally, mga boss, sa wakas, nakompleto ko din yung motor ko kahit pa paano. May mga onting kulang na lang sa kanya, pero pasasaan pat makukompleto din natin yan. So, yun lang. Maraming salamat, mga boss, sa suporta niya. So, shoutout ko muna yung mga nag-shoutout yung ka-upload ko lang na video ngayon. Check natin kung madami na nag-comment. So, ayan. Meron tatlong nag-comment. Kapopost ko lang kasi na to. Sa kaklase ko dati kay Ella May De La Cruz. Yan. Salamat, boy. Ingat din ikaw palagi. Sa kay Laika Reyes. Shoutout sa'yo, madam. Tas kay Giancarlo Lelis. Salamat, boss. Yan. Shoutout sa'yo. So, ayan.
yun lang naman mga boss. Kung may mga katanungan kayo about sa piyesa ng motor natin, sa mga inagbili natin dito, mag-comment lang kayo dyan sa baba kung saan ako nakabili, kung magkano nabili ko, sasagutin ko yan. So yun lang, maraming salamat ulit mga boss. Dito ko na ito tatapusin. Hanggang sa muli, lagi kayong mag-iingat mga boss. Peace out.